Buenos días, señoritas y señoritos. Again, welcome to Zamboanga City. Andito po tayo, vlogging from the NGO office na put up by the family of Vlogcaster Armandin. Since 2001 pa po yung advocacy namin to help poor students get good education by building libraries. Isa po, this is the first library we built po. At dito sa taas ng library, may mga opisina dito and also dorm for teachers who want to do research dito. So, we are vlogging from here and would like to thank the volunteers of our NGO, Cristiano Islam Peace Library for keeping this place and for which we are temporarily using na in good condition pa po siya while we are building our new home and business. So, diretso na po tayo sa vlog natin. This vlog is about, this is a follow-up sa previous vlogs natin relative to the demoralization, growing demoralization of the rank and file of the Philippine National Police. This demoralization stem from the fact that the Marcos administration is now removing the special privileges of the police, the PNP, the AFP, the Bureau of Fire, the Coast Guard, and other uniform personnel from being exempted from paying their pension funds or giving their contributions for their retirement benefits and pension funds. Sila lang po ang may privilege na ganyan. So, okay naman sana po yan, that is to honor our defenders. Pero problema lang po, in recent years, nakikita natin, they are doing everything else except to defend the Filipino people. So yung police, kaya demoralize sila dahil nandyan sila sa iniimbestigahan yung mga superiors nila sa drugs, pina-resign yung 1,000 policemen for being drug lords or protectors of drug lords. So, ang baba talaga ng moral ng police because of that. And also, dagdagan pa natin itong reform measure, financial reform measure ng Marcos administration to already ask the police to contribute to this pension funds. Kasi kung hindi po ito gagawin nila, our government will suffer, will become financially unstable dahil aabot na ng 1 trillion ang abono natin sa mga pension ng mga kapulisan, ng mga Armed Forces of the Philippines, and other uniform personnel. Kaya nagagalit po yung mga police dito. Kaya nakikita nyo, halos hindi nila ginagawa yung trabaho nila na hulihin si Gerald Bantag. Kaya kailangan pa ng DOJ magbigay ng 2 million reward money para lang gumalaw yung mga police at ang NBI. So, at to give you an idea gaano how we came into this problem, kasi to repeat po it, hindi po sa administrasyon ni President Duterte nagsimula yung policy na to exempt them from paying their contributions. It started in previous administration, kaya lang naging problema po ito sa Duterte administration dahil itinaas niya ang salary nila ng almost 2 to 3 times than the previous level. Kaya dito rin sa salary nila ibinabase yung increase ng benefits nila and retirement and other retirement funds na makukuha nila. So we must recall po, and we're reading a CNN article published January 9, 2018. Ang title nito, Duterte approves pay hike for soldiers and policemen. So, sabi dito, nung January 1, nag-sign si President Duterte, a few months in office pa lang siya,
ng Joint Resolution Number 1, increasing the salary and allowances, benefits, and incentives of all military personnel under the Department of National Defense and Interior and Local Government, the Philippine Coast Guard, and the National Mapping Resource Information Office, or NAMRIA. Sabi nila, daw i-honor ito yung mga policemen and soldiers, and also for their sacrifices for the country. So, dahil dito po, tingnan nyo ha, gaano kaswerte sila na in-increase ng ganito, and yet, wala pa karamihan sa kanila, lalo na yung mga top officials na narco generals and narco colonels, sinuklian pa tayo ng pagpatay ng 30,000 inosenteng katao sa drug war at nag-engage sa drugs at ibang kriminalidad. So, yung mga military generals and police director generals who previously received 67,000 as base pay ay in 2009 sa year 2019 or mas lalo na ngayon, mas tumaas na ito ngayon, tataas na yung sweldo nila by 149,785. So from 67,000, nag-increase sa 149,785. Imagine yun, taas pala ng sweldo nila from 67,000. Eh syempre, meron pa ito mga perday, meron pa ito, wala pa dito, dagdag pa dito, mga perday, mga allowances, mga ano-ano pa, mga ano pang mga bonuses. So siguro aabot ito mga 250,000 or 300,000 monthly sa mga generals. At yun naman candidate for soldiers or bago pa lang pumasok, itinaas po from 11,265 to 18,587. Yan, pero bago pa lang nagiging corrupt na. Yung mga pulis naman, from 14,834 sa mga bagong policemen to, thanks to President Duterte, 29,668. So, slightly na doble talaga. At yun, iwala pa dito yung mga iba pang mga benefits. So, abot pa ito ng mga basic pay ng or salary ng policemen, mga 40 to 50,000 talaga doon sa nagsisimula pa lang. So, yun, siguro yung mga kernel-kernelan na yan, siguro ganun rin, mga 100,000 plus or about 200 to 250,000 a month, at ganun rin siguro mga major. So, ngayon nakikita nyo, you now have a clear idea kung bakit napakabigat na talaga yung abono ng gobyerno sa kanila. Sana, dahil hindi na sila nagbabayad ng tax at mataas na nga yung mga sweldo nila, hindi na itinaas ng ganito na dinoble, almost triple talaga. And yet, ano ba nakukuha natin sa mga pulis? Halos wala eh. Halos wala. Nakita natin dyan sa Negros Oriental, naging mga berdugo pa sila or protectors ng mga hitman ni Arnie Teves. Nakita rin natin na dyan sa Bucor, sila mismo, Gerald Bantag at Ricardo Zulueta at kasama ng mga ibang mga jail officers dyan, involved sa mga kriminalidad dyan, from hindi pa nga nakasuhan sila sa mga yan, yung pati yung responsible sila sa pagpapatay ng mga ilan VIP inmates. At saka dito naman, mas lalo na dito sa drugs, yung 6.7 billion cover-up issue. So, sayang talaga, yung itinaas na niya yung sweldo, pero ang bumalik sa atin, mas malaking sakit ng ulo. Nagkaroon ng mga killings dyan and STL dyan sa Negros, nagkaroon ng mga ninja cops na billion-billion na ang ninanakaw, naging sangkot na yung 1,000 generals and colonels in spite of their almost 300,000 monthly salary na link pa sa drugs
pumatay pa ng 30,000 katao sa drug war na mostly inosente na mga fall guy. Kahit doon, may reward pa sila. So grabe, grabe ang pagka-corrupt ng Duterte administration sa mga police generals and colonels. So bear this in mind po. As we approach the 2025 election and the 2028 presidential election, kilatisin nyo talaga kung sino bang ibinoto nyo noon at anong ginawa nila. Did they help our lives improve for the better or naging worse tayo? Ngayon, lumalabas na after the Duterte administration, worse tayo. Meron na mga police, narco police generals and colonels. Meron pa sila mga mataas na pension and retirement funds na kahit wala sila nagbabayad. Meron pa mga pagkukonsinti sa pagko-cover up sa mga killings diyan sa Negros Oriental. So bear this in mind po na the maybe we should stop voting for these people in the 2025 and 2028 presidential election. So please share this to friends so they will know what is really behind the reality behind this issue na problema ng mga pension funds na mga in the first place very unfair na po ito sa mga OFWs who I consider are the real heroes talaga, mga biktima pa nga, mas marami pa nga ata OFW na mamatay kaysa mga police sa mga encounter eh. Mas marami pang mga OFW na re-rape, na nabubugbog ng mga employers nila sa abroad kaysa sa mga police. Sila pa nabubugbog. So yun, please share this so people will know what is really happening in the society ngayon na pilit na kino-cover up ng mga Duterte enablers and supporters. So tell also your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel, and thank you for watching and see you in my next vlog.